nagbabalik ang Express Balita. Inihanda na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit na 110,000 family food packs para ipamigay sa mga pamilyang apektado ng El Niño phenomenon sa Eastern Visayas. Ayon sa DSWD, ang family food packs na ito na nagkakahalagang 127 million pesos ay mabilis ng pagtugon sa pangangailangan ngayon ng mga pamilya sa limang probinsya sa nasabing rehiyon. Ang food packs na ito ay kasalukuyan ng nasa warehouses sa bayan ng Alen at Biri sa Northern Samar, bayang Gipapad, Taf, Giuan at sa Eastern Samar, Almagro at Santo Niño sa Samar, Sogod, Southern Leyte at DSWD Research Operation Center sa Palo Leyte. Ang bawat family food pack ay naglalaman ng 6 kilong bigas, 4 dilatang corned beef, 4 dilatang tuna, 2 dilatang sardinas, 5 sachet ng kape at 5 sachet ng cereal drinks. Samantala, pinag-iingat kayo ng mga otoridad ang publiko dahil sa naitalang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng pertases o whooping cough sa Quezon City. Kahapon lang din ang idiniklara ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang outbreak ng pertasis sa lungsod. Pero hindi naman daw dapat magpanik ang lahat dahil prioridad umano ng pamunuan ng Quezon City na matugunan ito agad upang hindi na kumalat pa. Sa unang 3 buwan ng taon, nasa 23 pertasis cases na ang naitala sa lungsod kung saan 4 na sanggol na rin ang pumanaw dahil dito. Sa kasalukuyan, hinihintay na lamang ng pamunuan ng QC ang bakuna ng DOH laban dito. Nangangalap na rin sila ng mga karagdagang bakuna para sa mga sanggol upang maprotektahan sila bilang sila ang may pinaka-at-risk sa sakit na ito. Inaabisuhan ng publiko na gumamit muli ng face mask at magsagawa rin ng social distancing bilang preemptive o maagap na solusyon sa paggalat ng pertasis. At yan ang mga balitang nakalap namin sa oras na ito. Abangan ang iba pang napapanahong ulat dito pa rin sa Express Balita. Ako po si Gabby Natividad ng IBC News. Magandang hapon!